rise again. Yan po ang mga katagang binitawan ni pambansang kamao Manny Pacquiao sa kanyang Heroes Welcome kanina. Tila sinabi na kaagad ni Pacman na hindi pa siya handang magretiro sa boxing. My report si Sherry Ann Torres. Sa kabila ng kanyang pagkatalo kontra sa tinaguriang El Dinamita na Mexico, ngiti ang pinambungad ng pambansang kamao sa mga sumalubong niyang kababayan. Kasama ang asawang si Jinky, malugod na tinanggap ni Manny Pacquiao ang Malahiro's welcome. Matyaga rin naghintay ang ilan niyang tagahanga, gaya na lang ng impersonator niya si Manny Pacquiao na nagpasa rin pa kay Justin Bieber dahil sa pang-aasar daw nito sa kanyang idolo. Picture ko na lang, meron akong Facebook dyan eh. Manny Pacquiao, yun na i-post mo. Sumalubong din kay Manny ang ilan niyang kaibigan sa politika. Nandito tayo para salubungin yung ating kaibigan. Siguro kung meron mang pagkakataon na kailangan ni Manny ng suporta, ito siguro yung pagkakataon na yan. Bagamat tanggap daw ni Pacman ang pagkatalo, hindi raw niya maiwasang malungkot ng malaman na reaksyon ng kanyang mga anak at kababayan. Nagiging emotional ako, minsan na napapayak ako dahil nakikita ko yung pamilya ko na nasasaktan. Ang gusto ko kasi mapasaya ko palagi. Yan ang ano ko eh. Gusto kong mapasaya palagi ang mga kababayan natin, ang aking mga fans. Kaya nung nakita ko na nagiyakan sila, doon din ako medyo nasaktan. May simple pero tila makabuluhang pangako naman ang People's Champ. Babangon tayo ulit. Like what I said, we will rise again. Si Manny at Jinky sa isang hotel sa Pasay City kung saan siya sinalubong ng mga opisyal ng Kapuso Network sa pangunguna ni na GMA Chairman and CEO Attorney Felipe L. Gozon, GMA President and COO Gilberto Arduavit Jr., at GMA EVP and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong. Asahan daw ni Manny ang walang patid na suporta sa kanya ng Kapuso Network. He showed everyone how a true champion should graciously and humbly accept defeat. He showed what kind of heart he has, which may be more important and admirable than all the victories and trophies he has won. When I say that Manny remains and will continue to be our champion. Kaya mabuhay ka, Manny. We will be behind you. Matapos ang programa, sabay-sabay sila nag-almusal na inihanda ng GMA Network. At sa mga inihaing potahe, hindi nawala syempre ang paborito ni Manny na native chicken tinola. Atraksyon naman ang custom-made cake na handog ng hotel kay Pacman na mayroong disenyong pares ng boxing gloves at tatlong boxing belt. Hindi na rin nagpatumpik-tumpik si Manny at Jinky at agad bumiyahe papuntang Binyal, Laguna para makapiling ang kanila mga anak. Matapos maging abala sa pag-eensayo, sisikapin naman daw ni Manny na magkaroon ng quality time kasama ang mga anak. At sa darating na kaarawan ni Manny sa December 17, may simpleng hiling ang kanyang anak na si Princess. I wish he wouldn't get hurt in this fight. So he can be alright. Not get hurt anymore. Nila eh, nararamdaman nila kung ano yung sakit na nararamdaman ni Manny. Ayoko yung habang bata pa sila, meron na silang galit sa puso nila na dapat maggumante ganun. So, baka sasabihin nila in the future, maging boxer din sila. Diba? Ayoko kayang, baka biglang magdesisyon na ganun para, ipagtanggol si Manny. So, papayagan mo ba? Hindi rin. Pero tila wala pa sa bokabularyo ng boksingero ang pagre-retiro. Yan ang trabaho ko mula pa nung bata ko. Ipag-pray ko na habang nagkakaedad, hindi niya maranasan yung mga naranasan ng ibang boxer na meron sila mga Parkinson's. Alam mo na, usually yun yung ng mga boxer na nag-retire na. So, pag-pray ko na okay siya hanggang tumanda siya. Matapos magkamustahan, tumulak ang pamilya Pacquiao sa Pasay City para sa isang tribute concert na handog ng GMA Network sa pambansang kamao.
Naghandog ng kanta ang Kapuso Stars na sina Julie Ann San Jose, Rachel Ango, at Asia Songbird, Regine Velasquez. Di naman tinalampas ni Pacquiao ang pagkakataon para mag-alay rin ng kanta. At syempre, hindi mawawala sa tribute ang paghahayag ng espesyal na mensahe ng kanyang misis. Asahan din daw ni Pacman na hindi mawawala ang suporta ng kanyang mga kaibigan. Totoo lang, lalo pa akong humanga sa kanya kasi ba bilang champion siya, parang mahirap naman i-admit sa sarili mo na overconfident ka, diba? So, maganda talaga yung character ng mama. Tapos yung masaya na bumalik na rin siya sa walang nangyari sa kanya. Yun yung masaya. Sherry Ann Torres, GMA News.